Magandang araw at maligayang pagdating dinhi sa Malalaan YouTube channel. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano hanapin ang slope o hilig at ang y-intercept o ang value ng y kung saan tumawid ang given equation o tumbasan sa y-axis. Kung kayo ay handa na ay eri na at magpapatuloy na ako. Okay, so papaano nga ba hanapin sa isang equation yung slope at saka yung y-intercept? Okay, yung hilig at yung y-intercept. So, kailangan yung equation na given natin, kung wala pa tayong equation, gagawa tayo ng equation na linear. Tapos, dapat ang forma niya ay ganito. Y equals mx plus b. Okay? E rin formang ere ay tinatawag na slope intercept form. Okay? Kung saan, ere yung ating slope. Okay? Kapag kami ganyan na tayong forma ng equation, ere yung slope o yung hilig, ering B yung y-intercept. So, yung M yung slope di yan o yung hilig. Okay? So, kailangan nating maporma yung equation na ganyan rin para madaling matukoy yung ating magiging slope at yung y-intercept. Okay? So, meron tayo rin yung mga ilang halimbawa. Okay? So, sa number 1, unang bilang, ay meron tayong ganyan rin na halimbawa. Y equals 6x plus 2. Okay? Ere yung unang given na equation. Ano? So, meron tayong equation din eh. Kailangan mapaporma natin siya na slope-intercept form. Kailangan meron tayong something na nakatime sa x tapos nakadagdag na constant. Okay? Y equals gayon. Okay? So, para din sa number 1, eh, gayon na siya. Naka-slope-intercept form na siya. Y equals something nakatime sa x plus constant, okay? So, para dini, sa number 1, ang magiging slope natin, o yung slope natin para dini, o yung hilig, ay eri, yung 6, ano, yung katabi ng x, okay? Sisiguraduhin lang natin na yung katabi ng y ay 1, okay? So, dapat langgot lang siya, o solo, okay? Solo na y, okay? So, meron tayong y equals 6x plus 2, forma na siyang ganiri, kaya ang ating slope ay yung katabi ng x, okay? So, yun ay 6. So, yung slope natin, o yung M ay equal sa 6. Yung hilig ay 6. Yung ating y-intercept ay yun. Yung constant, ano? Yung ka-add nung something times x, ere, yung 2. So, yung ating y-intercept ay equal sa 2. Okay? So, gayaan para sa number 1. Ano? Titingnan natin kung nakapormang y equals mx plus b. O, ganir eh. Tapos, matutukoy na agad natin yung katabi ng x ay yung slope, ano? Yung naka-time sa kanya, slope. Tapos, yung naka-add sa kanila na constant, yun yung y-intercept. Tapos, yung ating y ay dapat solo lang, okay? Y lang siya. Walang naka-divide. O kung may naka-times man, i-divide natin para ang katabi niya na ang ay 1, okay? Gayaan, ano? So, para sa number 2, kalawang halimbawa, meron tayong y equals 4 pips x minus 9. Okay? So, titignan natin. Forma ba siyang slope-intercept form? Ganyan rin na ba itsura niya? Palagay natin, oo. Dahil yung katabi ng y ay 1 na lang. Ano? 1 times yy. Okay? So, yung kanyang numerical coefficient din ay 1. So, okay na tayo rin yan, ano? Sa kaliwa. Sa kanang side na equation, ayun, meron tayo rin yung katabi ng x, okay? Tapos, meron pang naka-add o minus sa kanya na constant. So, siya ay slope-intercept form na. Mula rin yan, eh, matutukoy na natin agad yung slope, ano? O yung m. So, yung m natin, o yung slope, o yung hilig, ay yung katabi ng x. Ano ba yung katabi ng x, okay? Yun yung 4 over 5. So, yung slope ng given equation ay 4 pips, okay? Yun yung hilig, 4 pips. Para doon naman sa y-intercept natin, ay ano, o yung ating b, yun ay equal sa ere. Isama natin yung sign na iyon, ano? So, yung ating b o yung y-intercept ay equal sa negative 9. So, dini naman, tama pa rin siya kasi positive 2. Dini, negative 9 kasi merong negative sign din niya, eri positive. So, positive 2 ang y-intercept din sa number 1. Sa number 2, yung y-intercept, ay, dahil ang katabi niya ay negative, so yung y-intercept ay
negative 9. So, yung B natin ay negative 9. So, gayaan para sa number 2. Okay? Para sa ikatlong halimbawa, eh, meron tayong ganiri. Okay? So, sa number 3, meron tayong 8x minus 3y equals 5. Okay? So, gayaan yung forma ng tumbasan o equation na given sa atin sa number 3. Papaano natin mahahanap yung slope o hilig at yung y-intercept o yung ating B? M at B ang ating hahanapin. Ano? So, dapat yung ating equation o tumbasan ay may formang y equals mx plus b. Ibig sabihin, dapat yung sa equation natin ay meron tayong y na nagsosolo sa kaliwa. Tapos sa kanan, nandun lahat nung natira. Tapos kung ano yung katimes ng x, yun yung ating slope. Kung ano yung ka-plus o ka-minus ng ating mx, yun yung ating y-intercept. Okay? So, mula rin eh, kailangan gumagawa muna nating formang ganyari. Okay? So, ibig sabihin, kailangan matira ering y sa kaliwa. Lahat ng mga nandiyan ay dapat mapunta sa kanan. Paano? So, i-apply natin yung transposition. Tayo ay magmumultiply o tayo ay mag-divide. Okay? So, mula rin eh, since meron tayo rin ng dalawang terms. Okay? So, kailangan isang term lang at yun yung y. So, alin ba yung may y diyan? Eri. Yung negative 3y. So, eri dapat yung matira. Ering 8x ay mapupunta sa kanan. Okay? By transposition. So, matitira sa kaliwa, negative 3y. Sa kanan, mapupunta yung 8x. So, by transposition, magiging negative 8x na siya. Okay? Pag lumilipat o tumatawid ng equal sign, nagbabago ang sign. Okay? Nagbabago ang sign ng term. So, kung positive iridini, negative na siya sa kabila. So, kaya meron tayo rining negative 8x. Okay? Tapos yung 5, nasa kanan pa rin. Ano? So, isusulat lang natin siya. Kaya meron na tayo rining negative 3y equals negative 8x plus 5. Okay? Next natin gagawin para matira na lang yung y. Eh, ano? Since meron katabi yung y na negative 3. Okay? I-divide natin yung katabi ng y. Okay? So, i-divide natin both sides ng tumbasan o equation yung negative 3. Okay? So, meron tayong negative 3y over negative 3 equals negative 8x over negative 3. Okay? Plus 5 over negative 3. Okay? Dinivide natin lahat ng negative 3. Dinivide natin lahat ng terms ng negative 3. Since area ay pareho na negative 3, cancel yan. Matitira na lang na sa atin ay y. Okay? Tapos, sa kanan, meron tayong negative, negative. Magiging positive na yan. Ano? Positive 8/3. Okay? Positive 8/3 x. Okay? Para din naman, positive, negative. Magiging itsura nung constant din ay negative na. Negative na. Okay? Negative 5/3. Okay? So, yung nangyari sa equation na iri, o tumbasan, ay naging ganito na, ano? Pinorma natin na y equals mx plus b. Nagsosolo na yung y. Tapos sa kanan, meron tayong something na naka-times sa x. Merong naka-add o naka-minus sa kanya na constant. Okay? So, forma na siyang slope-intercept. Okay? Alin yung slope diyan? Alin yung y-intercept diyan? So, yung ating m diyan o yung hilig, ay yung katabi nung x, yung naka-time sa x. So, yun yung 8/3. Okay? Tapos, yung ating y-intercept o yung ating b ay yung naka-plus o naka-minus doon sa mx. Okay? So, area yun. Ano? Yung b natin ay yung negative 5/3. Okay? So, gayaan para sa number 3. Kailangan maging ganiri yung forma niya bago natin matukoy yung m at yung b. Okay? Sa pang-apat, meron tayong ganito. 1/2 y plus 1/4 x minus 12 equals 0. Okay? So, yun nga, ano? Tingnan natin yung equation. Yun ay hindi formang ganito. Y equals mx plus b. Hindi nagsosolo yung y sa kaliwa ng equation. Okay? So, kailangan magsolo yung y. So, itong mga to pupunta sa kanan, ano, by transposition. So, mangyayari din sa ating equation na given o yung tumbasan ay matitira yung term na 1/2.
y, okay? Tapos equals ano? Since area ay tatawid sa kanan, okay? Magbabago yung sign ni re, tsaka ni re. Okay? So area ng 1/4 x ay magiging negative 1/4 x sa kanan. Area ng negative 12 by transposition ay magiging positive 12 na, okay? Negative negative 12, positive 12 pagpunta niya sa right hand side ng equation, okay? So meron na tayong gayaan, ano? 1/2 y equals negative 1/4 x plus 12. Hindi pa siya formang y equals mx plus p dahil hindi pa nagsosolo yung y din sa kaliwang side ng ating tumbasan, okay? So kailangan natin i-times yung both sides ng 2, okay? Para mawala yung 1/2, okay? Pag nag 2 times 1/2 y tayo, makakancel yung 2 sa taas at sa baba. So matitira sa atin diyan ay y sa kaliwa. Okay? Para din naman sa kanan, itatimes din natin siya since meron tayo rin yung equation na equals. Okay? Kailangan kung ano yung itinimes mo sa kaliwa, yun din yung itatimes mo sa kanan. Okay? Dapat sila ay magkatumbas, kaya nga yung tinatawag na tumbasan. Okay? So itatimes natin iri ng 2. Okay? So meron tayo rin yung negative 2 over 4x. Ano? Eri times mo sa 2, eri yung mangyayari sa kanya. Negative 2/4 x. Eri naman, i-times mo ng 2, magiging 24 na iyan. Okay? So, gayaan yung nangyari sa ating equation. Okay? Eri, yung negative 2/4 x ay masisimplify natin. Okay? Ang lowest term niyan ay negative 1/2. Okay? So, meron tayo rin na y equals negative 1/2 x plus 24. Okay? So, sa tingin ba natin ay area na ay slope intercept form? Oo. Dahil natitira na lang sa kaliwang side ay y. Nagsosolo na yung y sa kaliwang side ng tumbasan na given. Okay? Sa kanan naman, ang tumbasan ay meron tayong negative 1/2 x plus 24. Kung saan, matutukoy na natin diyan yung slope. Okay? Yun yung nakatime sa x. Yun yung negative 1/2. So, yung m natin o yung hilig o yung slope ay equal sa negative 1/2. Okay? Tapos, yung naka-plus o naka-minus doon sa ating mx, yun yung ating y-intercept o b. At yun yung 24. Okay? So, gayaan para sa number 4. Okay? Para sa ikalimang halimbawa, ay meron tayong ganyan rin, ano? Y minus 2/3 equals negative 3 times quantity x minus 5. Okay? So, papaano yung gagawin natin diyan, ano? Paano natin mahanap yung slope tsaka yung y-intercept? Okay? Paano natin mahanap yung hilig o yung m tsaka yung b? Okay? So, kailangan yung ating given equation na tumbasan ay maging formang ganito, ano? Y equals mx plus b. So, para rin sa number 5, ay kailangan matira yung y, okay? Para matira yung y, kailangan matranspose rin negative 2/3 at mapunta rin sa kanan, okay? Pag eri pumunta na sa kanan, magiging ano na yan? So, copyin lang natin yung nandini, negative 3 times quantity x minus 5. Pag eri lumipat na sa kanan, magiging positive na siya, ano? Positive 2/3, okay? So, forma na ba yung slope-intercept? Ering given ere? Hindi pa. Dahil, kung mapapansin natin, wala pa tayo rin yung something times x. Okay? Masyado pa ang komplikado rin yung term na ere. Okay? Negative 3 nakatimes sa quantity. Okay? X minus 5. So, kailangan meron tayo na something lang na nakatimes sa x. Okay? Tapos, plus constant. At kung mapapansin natin, kung ere ay i-distribute natin din eh, sa ating quantity x minus 5, ang mangyayari diyan ay ano, negative 3x eri ita times din eh, tapos eri ita times din doon, ano, distributive property, magiging gay ano yan, ano, negative 3x plus 15, ano, negative 3 times x, negative 3x, negative 3 times negative 5, negative negative positive, 3 times 5 15, okay, plus 2/3, okay. Kung mapapansin ninyo, doon sa nakuha natin, since din, nakumpirma na nga natin na hindi siya slope-intercept form. Bakit? Kasi meron tayong
dalawang constant. Okay? Dalawang constant. E di ni sa formang ere, iisa lang naman ang ating constant na ka-plus o ka-minus ng mx. Okay? So, kailangan pag-isahin natin ere. Okay? So, meron tayo riyang y equals negative 3x. Ere ay magiging ano? Ere yung 15, pwede natin isulat na 45 over 3. 45 divided by 3, magiging 15, iyon, okay? Plus 2/3. Bakit ko ginayaan? Para mapapag-isa natin sila. Magiging isa yung dalawang terms na iyan, okay? Since mareho sila ng ating denominator, no? Pareho sila ng denominator, eh pwede na natin silang pag-isahin. So, 45 plus 2, 47, tapos divided by 3. Ano? Adding ng dalawang similar fraction, okay? Yung ating ginawa, okay? LCD nila ay 3, tapos, yun, ano? 3 divided by 1. Sincerely, pwede natin isulat na 15 divided by 1, okay? 3, yung ating nakuhang LCD, divided by 1, yun ay 3, times 15, 45. Kaya meron tayong 45 over 3. Plus yung ating 2/3 din, kaya meron tayong 47 over 3. Okay? So, ering positive 47 over 3, yun na yung ating magiging constant na katabi ng mx. Okay? So, yung ating 47 over 3, yun yung ating y-intercept. Okay? B equals 47 over 3. At yung ating m, yung hilig o slope, ay yung katabi o katimes ng x. Okay? So, yung m natin o yung hilig o slope ay equal sa negative 3. At eri yung equation na naka-slope intercept form. Okay? So, yun. Ano? Meron tayong m at b na nakuha. Pero kung mapapansin nyo doon sa mga nakakaalam na, erin given na equation dini sa number 5 ay nakapormang point slope form. Okay? Yung point slope form. Kung mapapansin nyo, ere ay pwede nating isulat na y minus y sub 1. Ere yung y sub 1 equals m. So, tukoy na natin din yung m. Okay? Mula rini pa lang. At yun nga, nakumpirma natin pagkagawa natin ng point slope intercept form din sa ating given na equation ay nakumpirma na nga natin na yung m ay negative 3. Okay? Kung alam nyo na yung given na equation ay point slope form na, eh matutukoy nyo na agad yung slope diyan, ano, area yun, ano, negative 3. Okay? Paglipat, naging negative 3 pa din. Okay? So, yun nga, ano, y minus y sub 1 equals m, yung slope. Nakatime sa quantity na x minus x sub 1, ano. So, pwede natin gayaan, tingnan yung ating equation, ano. Tukoy na natin yung slope, pero kailangan pa rin natin gawin yung slope-intercept form para naman dun sa y-intercept, ano, yung ating b. Okay, so gayaan para sa number 5. Paano sa ika-anim na halimbawa, eh, meron tayong ganyari. Okay? Yan, dalawang points lang ang given sa atin, ano, 1, 1, tsaka 6, negative 2/3, ano. Paano natin mahanap yung slope o yung hilig tsaka yung y-intercept? Okay? Kung ating titignan na rin na pagani rin, ere yung x sub 1, ere yung y sub 1, ere yung x sub 2, ere yung y sub 2, eh makukuha na agad natin yung slope. Okay? Ano yung slope? Alam natin yung formula ng slope na y sub 2 minus y sub 1 sa numerator. Sa denominator ay x sub 2 minus x sub 1. Okay? So, yan. Mahanap na agad natin yung m given yung formula ng slope. Okay? Ere x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Okay? So, yung m ay equal sa negative 2/3 minus 1 over ano yung x sub 2? Yun yung 6 minus 1. Okay? So, ere ay magiging ano? Negative. So, ito pwede nating isulat na negative 3/3. Kung ere ay negative 3/3 at ere ay negative 2/3, ang sum noon ay negative
5/3. Eri namang 6 minus 1 ay magiging 5. Okay? Tapos, kung meron tayo rin yung division ng fraction, eh pwede natin siyang gawin na multiplication ng fraction. So, ering divide magiging times. Ering nasa ilalim, yung denominator ay gagawin na natin siyang reciprocal. Okay? So, ganyan ano. Negative 5/3 times 1/5. Nasaya. Yung 5, ang reciprocal niya ay 1/5. Okay? So, ering magkakancel dahil merong 5 sa itaas, meron 5 sa ilalim. Magka-cancel yan. Ang matitira na lang sa atin ay yung negative 1/3. Ano? 1 times 1, 1. 3 times 1, 3. Okay? Tapos, negative times positive, negative ang sagot. Okay? So, mula rin sa dalawang points, makakahanap na tayo ng slope nila. O, mahanap na natin yung slope nila. At yun yung negative 1/3. Okay? Para naman dun sa ating y-intercept, eh kailangan pa rin natin yung gawing ganiri. Okay? Kailangan meron tayong gawing equation na paganiri yung forma. Paano natin sisimulan ngayon? Ano? Yun ay sa pamamagitan ng point-slope form. Okay? Meron tayong points. Di yan, ano? At ang piliin natin ay eri. Yung unang point. Okay? Point, tapos meron tayong slope. Kaya tinawag yun na point slope form kasi kailangan lang natin ng point at slope doon. Okay? Yun nga ay yung y minus y sub 1. Eri yung point slope form na equation. Ano? Okay? Y minus y sub 1 equals m times quantity x minus x sub 1. Okay? So, ayan. Substitute natin yung mga values ng y sub 1, x sub 1 at yung slope. Okay? So, meron tayong y minus, ano ang y sub 1 natin? Yun yung 1. Ang m natin, yung slope o yung hilig ay negative 1/3. Okay? Tapos, yung ating x sub 1 ay 1. So, meron tayong gayaan. Okay? So, burahin ko lang ang ere. So, next natin gagawin ay ilipat natin yung negative 1 na ere doon sa kanan, ano? Sa right-hand side ng ating tumbasan. So, meron tayong y equals negative 1/3 nakatimes sa quantity na x minus 1. Tapos, yung negative 1, pag lumipat na sa kanan, magiging positive 1 na siya. Okay? So, eri naman, meron tayong negative 1/3 times quantity x minus 1. So, apply natin yung distributive property. So, eri, times natin din. Eri, itatimes din natin doon, ano? Sa negative 1. Okay? So, meron tayo rin yung negative 1/3 x. Negative 1/3 times x, eri yun. Tapos, ering negative 1/3, ito times din natin dun sa negative 1. So, negative, negative, positive, 1/3 times 1, 1/3. At yung plus 1, ano? Copyin lang natin yun. So, eri ay naging ganirin na. Okay? Plus 1. So, yung ating itsura ng equation, given yung ating point, at yung slope na nakuha natin sa dalawang points na eri, ay ganirin na yung naging itsura ng equation mula sa kanila. Eri na yung tumbasan, ano? Y equals negative 1/3 x plus 1/3 plus 1. So, eri ay pagsamahin natin. Since hindi pa siya formang mx plus b, kung mapapansin nyo, meron nga nakatime sa x. Pero yung ating terms din ay tatlo. Eri yung mx, isang term. Eri ay dalawa. At meron lang tayo rin sa slope-intercept form na dalawang term. So, yung ating dalawang constant na nakikita, pagsamahin natin, pag-isahin natin. Okay? So, para mapag-isa yan, kunin natin yung LCD. Ang LCD nila ay 3. Okay? So, eri ay magiging 3/3. Okay? Kasi 3 divided by 1, 3 times 1, yun ay magiging 3/3. Okay? Kasi eri, pwede mong isulat na 1 over 1. Ano? 3 divided by 1, 3 times 1, 3. Kaya ering 1 magiging 3/3. Okay? So, meron tayong 3/3 plus 1/3 o 1/3 plus 3/3. At yun ay magiging equal sa 4/3. Ano? Adding ng similar fraction. Okay? Kaya ang ating tumbasan na makukuha ay y equals negative 1/3 x. So yun ang ating slope ay
negative 1/3. Kahit i-forma pa natin siya na slope intercept. Okay? So, y equals negative 1/3 x plus area 4/3 yung ating isa pang hinahanap na y intercept. Ano? So, m equals negative 1/3, yun nga, ano? Nakuha natin kanina mula dun sa dalawang points at yung ating y-intercept na b equal yun sa 4/3. Okay? So, gayaan yung ating pagtingin, ano? Yung paghahanap natin ng m at b, yung paraan, okay? Yung solution para din sa number 6. So, kung meron tayong dalawang points, makukuha na agad natin yung slope gamit yung formula ng slope. At mula doon sa slope, at since meron tayo rin yung isang point, ay gamitin natin yung point slope form ng equation. At mula rin sa point slope form, ay i-transform natin na slope intercept form para makuha na natin yung y-intercept o yung ating b. Okay? So, gayaan para sa number 6. Okay? Para sa ikapito at huling halimbawa, ay meron tayong ganito na given. Isang point sa ating linear equation at yun ay negative 3/2 1/5 at erring equation na ere, okay, 4x minus 7y equals 15. Erring equation na ere o tumbasa na ere ay parallel dun sa equation containing this point, okay? So paano hanapin yung slope at y-intercept ng equation containing this point, okay? So, kung meron tayong ganitong klaseng problem, ano, area ay nandun sa isang equation ng line, area ay isa pang equation na line, at area ay parallel din eh. At kung meron tayong dalawang parallel lines, ang kanilang slope ay pareho, okay? So, yung slope na makukuha natin din eh, ay slope din nire, okay? Yung slope na naandini eh, ay slope nire, okay? Pareha sila ng hilig, okay? Pareha sila ng value ng m, okay? So, para makuha natin yung slope ng line na containing this point, eh, kunin natin yung slope nire, ano, o yung hilig nire, okay? So, gawin natin siya na slope intercept form para makuha natin yung m para din eh. At yung m na yon ay magiging m din niring equation containing this point, okay? So, ang gawin natin din ay ganire. Negative 7y equals negative 4x plus 15. So, tinranspose yung 4x sa kanan. Naging negative 4x na iyon, okay? So, meron tayong negative 7y equals negative 4x plus 15. At kapag ka dinivide natin both sides ng negative 7, ang mangyayari diyan ay y equals, so, ito ay 4/7 ng x na, okay? Negative 4 divided by negative 7 magiging positive na. Negative over negative 4/7 x, okay? Minus, bakit naging minus ire? Positive 15 divided by negative 7. Yun ay magiging negative 15 over 7. So, yung equation na parallel dini sa equation na merong ganiring point ay ere. Y equals 4/7 x minus 15 over 7, okay? So, ibig sabihin, ere ay nasa slope intercept form na. Ere yung equation o tumbasa na ere, okay? At yung slope na makukuha natin mula riyan ay ere. So, yung m natin ay 4/7, okay? Yun ay yung slope para din sa equation na ere o tumbasa na ere. At ere ay parallel dun sa equation na containing this point. Ibig sabihin, kung meron tayong ganyang hilig o slope, eh yun din yung slope para rin eh. Okay? Yung line containing this point. Okay? So, meron na tayo rin yung m o hilig o slope. At meron pa tayong given na point. Ere ay slope na rin para rin eh. Okay? So, pwede natin gamitin para sa intercept. Paghanap ng y-intercept na rin equation containing this point. Tapos, meron na tayong slope ay yung point slope form, okay? Yun ay yung y minus y sub 1 equals m times quantity x minus x sub 1, okay? So, ating ililet iri as x sub 1, eri naman yung y sub 1, at eri yung ating m.
So, substitute natin yun, d ni, sa point slope form, makakakuha tayo ng y minus 1 pip. Okay? Ang m natin ay 4 over 7 times quantity x minus negative 3 halves. Ano? Minus negative 3 halves. So, yun ay magiging positive 3 halves na. Okay? So, yan. Meron na tayong equationary na containing this point. Okay? So, gawin natin na y equals something yan. So, ililipat natin ring negative 1 pip sa kanan. So, magiging y equals 4 sevenths times quantity x minus 3 halves plus 1 pip na siya. Okay? Yung equation. Okay? So, lumipat na yung walang y. Okay? Yung negative 1 pip sa kanan. Kaya meron na tayong ganito na itsura ng equation. Ano? Equation containing this point. Okay? Y equals R. Okay? So, next natin gagawin mula riyan ay i-distribute natin yung 4, 7. Okay? So, meron tayo rin yung 4, 7 x plus, eto, times natin. So, meron tayong 12 over 14 plus 1 pip. Okay? Y equals gayan na. Forma na ba siyang y equals mx plus b? Hindi pa. Meron tayo rin na y equals mx plus constant plus constant. Okay? So, eri, pag-isahin natin. Ano? Eri ay magiging y equals 4 over 7x plus. Okay? So, eri nga 12 over 14, pwede nating isulat yan na 6 over 7. Okay? Dinivide natin yung numerator at denominator kapwa ng 2. 12 divided by 2, 6. 14 divided by 2, 7. Okay? Ni lowest term natin eri. Kaya naging 6 over 7. Pag inad natin yung 1 pip na isa pang constant diyan sa ating right hand side ng tumbasan o equation, ay ano mangyayari diyan? Kunin natin yung LCD. At ang LCD niyan ay 35. Okay? 7 at 5, ano? 35. 35 divided by 7, yun ay 5. Times 6, yun ay 30. Okay? Plus 35 divided by 5, yun ay 7. Times 1, yun ay 7. Okay? So, meron tayong nakuha na 30 plus 7, yun ay 37 over 35. Sa pag-a-add ni ring dalawang fractions na iyan. Okay? So, napag-isa na natin siya. So, iisa na lang yung term na constant din sa right-hand side. Okay? At yun yung 37 over 35. So, mula riyan, makukuha na natin yung intercept, ano? Yung y-intercept. Yun yung ating b. Okay? Yun ay equal sa 37 over 35. Okay? So, nakuha na nga natin yung slope. Yun yung 4 over 7. Tapos, mula rin ay nakuha na natin yung y-intercept, yung ating b, which is 37 over 35. Ano? So, gayaan yung gagawin para sa number 7. Since, yun nga, meron tayong dalawang parallel lines, mula rin sa line, nakaparallel ni Ray, containing this point, kukuha natin yung slope kasi pareho yung slope nila. So, yung slope na nakuha, Ray. Tapos, meron tayong ang given na point, tapos yung slope, gamitin natin mula roon yung point slope form. Tapos, i-transform natin na slope intercept form para makuha naman yung B. Okay? So, mula roon, yun nga, makukumpirma natin na yun nga yung slope, ano? 4 over 7, yung hilid, 4 over 7. Yung B, y-intercept, yun yung 37 over 35. So, gayaan para sa number 7. Okay? Nawa ay may natutunan kayo mula sa bidyong iri. Para sa iba pang mga palabas patungkol sa paglutas ng mga suliranin sa Sipnayan o Math, ay mag-subscribe na din sa Malalaan YouTube channel. Dahil kapag nanood kayo rin at nakinig, ay malalaan ninyo. Maraming salamat sa inyong pagtunghay.